Alright, so for today's video, we're on our way to M2 Motorcycle Garage and ipapakabit na natin yung isa sa pinaka-safe na upgrade natin kay ADV. Alright, so quick pit stop lang tayo, pagas muna. Medyo mataas pala ang gasolina ngayon, no? 65 pesos yung 95. Alright. So sa mga nakasubaybay sa channel natin, since napunta tayong M2, alam niyo na kung anong papakabit natin. Syempre, chigi lang malakas. Pero seriously, napakalaking bagay talaga sa akin ang safety. Kung ano man yung kinakabit ko sa mga motor natin. Investment kasi ang tingin ko dun. At the end of the day, mas malaki ang gastos pag nyo na aksidente ka, di ba? Hindi lang sa motor, sa sarili mo pa. So sabi ko nga, if there's any upgrade that would make riding safer for me, lagi natin i-consider yan. So sa mga nagtatanong, may carpool ride ka na, ba't ka pa pagpapalit? So later on, makikita nyo yung mga features na ikakabit natin bago para mas maintindihan nyo. Pero dito kasi sa carpool ride, wala siyang blind spot detection. And for me, napaka-importante nun. Lalo na nung naka-experience ako nun sa BMW nung sumama ako sa breakfast ride. May ganung feature kasi yung 1300 GS nila. Flashback. Ayun, no? Umilaw yung sa right side mirror natin. Ah, nice. So may blind spot detection niya. End of flashback. And yung blind spot detection, as far as I know, nagiging norm na rin siya sa mga sasakyan ngayon. Lalo na sa mga bagong SUV. And for me, napaka-importante nun, lalo na sa motor. Kasi may blind spot rin tayo eh. Kaya nga, di ba, bago ka lumiko or mag-change ng lane, kailangan mag-shoulder check. Kasi yung area sa gilid mo, hindi kita sa side mirror yan. Or may mga certain parts sa likod mo na hindi mo makikita sa side mirror. So, demo ko na lang sa inyo later. And another thing is, wala rin tire pressure monitoring system to. So, isa yun sa mga talagang na-miss ko sa Chigi. So, napaka-importante rin na kapag nag-ride ka, tama yung tire pressure ng gulong mo. Because if not, delikado rin yun. Kaya namimiss ko yung TPMS ng Chigi na pag-start mo pa lang, kita mo na kaagad kung tama yung tire pressure or kung malambot yung gulong mo. And for me, siguro yung overall build and quality. Kasi itong carpool ride, high resolution na rin naman. Pero pag nakakita kayo ng Chigi, talagang ibang level yung pagka-crisp nun eh. Para kung natin sa screen ng iPhone, ganun yung resolution. And very sturdy rin yung mounting system. Talagang alam mong high quality. Dito kasi sa carpool ride, ang gamit dito is parang yung ball mount, parang sa mga Motowolf. Okay naman siya, stable naman. Pero may times na gumagalaw ng konting-konti. Siguro dahil na rin sa vibration ng motor. Kaya minsan bumababang ganyan, di ba? Ayan o, makagagalaw mo nga eh. Ayan minsan. Pero madali naman siya adjust. So, not a big issue naman. And madami pang ibang safety and very useful features na ikakabit natin. So, kita-kits tayo sa M2. Alright, so we are here. M2 Motorcycle Garage. Alright, alright. Medyo punuan lang ngayon. Sir Jerry! Good afternoon. Alright. Hi, afternoon. Oh, Sir King. Mga idol. You will remove this. Yeah, of course. And they watch on video that we are eating remote. Sir King. What's up, brother? Double quarter. You and I, we had some kind of vibe. You drove me crazy, all you brought out was my bad side. And when I held you wide, I had to hold you tight. Because I never thought I'd find a girl like you. I couldn't think of my life without you, baby. Yeah, something had a hold on me, I never wanted you to leave. You don't know what's coming next, cause you're always running from it. You left your lipstick on my glass, you ran. Gotta win.
Ako po si King Senko. Just so you know, isa po akong journalist. I am also one of the first, actually the first in the Philippines na nag-endorse nitong Chigi AIO5. Itong kinabit natin sa bike mo, bro, upgrade to from your previous Chigi, which is the AIO5 Play. It's the lighter version or it's the entry level ng AIO5 series dahil wala pa siyang camera, wala pa siyang blind spot detection, and wala siyang sentry mode. Ngayon, yung tatlong key features na yon, yung pinaka-edge mo dito sa device na to. Why? You have front and back camera now, which has 1080p resolution. 1080p, which means sa gabi, you have an advantage. Mga plate number, kahit nasisinagan ng headlight yung rear cam mo, you can still recognize plate numbers. Same as for your front cam. This camera is also AI guided, which is why you have your blind spot detection. Nakita ko kanina nung sineset-up nyo to, ginawa nyong 0 kilometer pa lang, meron ka ng trigger ng blind spot detection, which will show here, left and right, and also directly behind you. So in a safety standpoint, it's a plus definitely. Meron ka rin ditong sentry mode. What's sentry mode? Ngayon yung play mo kasi, pag hinawakan tong motorsiklo mo, may mga umupo dito, wala siyang trigger. But this time, since may camera ka na, the moment that the bike senses a vibration, kahit naka-off siya, you will have sort of CCTV na magre-record. So you'd know sino yung huling lumapit sa motorsiklo mo. Added points yun, kumbaga, para sa safety. Na dinig ko kanina, tinatanong mo kung may power draw ba siya if it's not recording. Well, wala po. We've tested it numerous times. The only time that it will draw power when the bike is turned off is kapag nagre-record siya, pag halimbawa may sumagi dun sa motorsiklo. Also, etong gusto naming ipagmalaki sa'yo, bro. Kasi nakita namin na meron kang ibang brand ng smart riding system, if you may call it like that, katulad ng sa amin. Pero yun, nakita ko kanina nung pinaglalaro-laruan ko, bro, the screen is kind of a bit laggy. Which, kung ikukumpara mo siya dito sa AIO5 mo ngayon, this is very fluid. The latency, halos wala, actually. See for yourself, you play with it. Alam ko, kabisado mo yung response time nung una mong device, but this one, the screen response is very, very top-notch, as well as the build quality. Nakita ko kanina yung nakakabit dito, pumapaling-paling habang nagra-ride ka, which can be annoying, which can take your attention off the road, but this time, you have a very solid mount, you have a very solid build quality. Same time, meron kang vibration dampener, which saves you the worry from destroying your screen. At saka IP67 yan. Umulan, umaraw, approved. Alright, so para sa mga interesado sa Chigi AIO5, sa mga gustong mag-upgrade din, just like what Newbie Rides did, follow nyo siya. Watch his videos, especially yung mga review niya dito sa Chigi device. Makikita nyo yung play niya, tsaka itong bago niya, yung in-upgrade niya, which is our flagship model, the AIO5 Lite. Thank you! Sir, takits! Alright, so installed na yung AIO5 Lite natin. Looks great. Hey, thanks Ron. And by the way, last day na pala nila dito sa M2 Motorcycle Garage. So, lilipat na sila. They'll be moving to JYP Garage din ba yun? JYP Garage. Yan o. So, ang gusto ko dito, pag nag-slowdown ka, nag-switch automatic yung rear camera. And it's gonna show you rin kung merong tao, kotse, or may bagay ba sa blind spot mo. Sinet ko yung blind spot detection kahit naka-zero. So, kahit nakatigil ka or slow moving, i-alert ka niya kung meron ng blind spot or kung meron sa blind spot mo. Uy, grabe to si sir. Umakit na. Pero siguro, palitan na lang natin ng 20 kph later. Namiss ko tong Chigi, ah. Ibang quality talaga.
So if anyone's interested dun sa luma nating Carpi Ride, don't hesitate to PM me. Let me know kung interesado kayo. Ayun o. So explain, meron sa blind spot ko sa kanan, meron sa likod. So dapat hindi ako mag-change lane. And of course, dapat cautious ka. And napakalino din ng camera niya kasi direct comparison na doon sa Carpi Ride. Pag night time, wala ka na masyadong makikita sa rear camera kasi puro headlight na lang. Ito, kahit may headlight yung sa likod natin, malino pa rin, no? Kita mo pa rin yung details. And hindi ko na kailangan mag-switch din kasi usually, di ba, pag pa-slow down ka or nakatigil ka, doon ko tiniturn on yung rear camera. So dito automatic na. Actually, may option naman yun, pero in-enable ko na lang na once mag-decrease ka ng speed, mag-turn on yung rear camera. Ito lang ang hindi ko alam since naka-rear camera mode. Pag ako ba ay umandar na, usapang babalik dun sa Waze yung view. Yun ang malalaman natin. Ayun o, usang bumabalik. And I think kaya matagal ding naka-on yung rear camera. Pag meron nga kasing sasakyan sa blind spot mo, naka-on din yung rear camera. So yan o, caution. Sa left blind spot, sa right meron. Alam ko meron ding voice alert to. Tinurn off ko kanina eh, i-turn on natin. Hindi pala voice, beeping sound pag meron sa blind spot mo. Siguro turn on muna natin para kahit hindi ka nakatingin sa screen, kung meron sa blind spot mo, maririnig mo, di ba? Ma-alert ka pa rin. Like ngayon, nagbe-beep siya. Yun. So, pag coming to a stop ka, nag-on yung rear camera. So, hindi ko alam kung ireretingin ko ba yung option na yun. Pwede mo namang i-turn off yun eh. Para kung nakafocus ka sa, for example, sa navigation mo, hindi mawawala yung yung mapa. Parang sa looban tayo din na anyways ah. Traffic siguro sa mga main road. Pero don't worry, gagawa natin ng extensive review tong Chigi AIO 5 Lite. Siyempre, busog na busog sa features to eh. Hindi ko pa kabisado lahat sa ngayon. Siguro palitan natin to. Kasi kung traffic, talagang mag-wild yung blind spot detection. Gawin natin siyang 20. So mag-activate lang yung BSD pag tumatakbo ka ng 20 kilometers per hour or more. So nahihirapan ako pag laging nag-on yung camera. So i-off muna natin to. So again guys, kinakapapa natin kung yung setting na magugustuhan natin. Madali naman mag-toggle ng on-off ng mga settings. Sa ngayon lang kasi ayokong mawala si Waze sa paningin ko. Wala pa rin palang nakakabit na TPMS to sa ngayon. Kasi yung TPMS sensor natin, nasa Z9. Madali namang maglipat ng sensor kasi parang cap lang siya. So madali namang ilipat-lipat kung anong motor yung gamit natin. Nakailang punta na rin ako ng M2 ng naka-scooter. Pero first time ako hindi naan dito. Hindi ko lang kung saan nalabas natin dito. Mukhang EDSA. Sanay ako noon dire-diretso lang sa Chino Roses. Tapos na yun, malapit na kagad sa service road, papasok ng service road. Pero baka naman traffic dun, kaya sa iba tayo dinaan. EDSA nga ito, no? Ayun, okay na rin. Another first. First time natin nag-scooter sa EDSA. Scooter gaming. Oh, may blind spot detected. Ayun, meron sa kaliwa. Feeling ko sa Sukat Road na niya ako papadaanin. Kasi malapit na sa airport to eh. Natutuwa talaga ako sa beeping sound. At least pag narinig mong nag-beep, dapat maging aware ka sa surroundings mo. Especially sa blind spot mo. Minsan si Waze makulit din eh, no? Hindi ko lang saan ako dinala eh. Parang mas wala yung ikot to ah. Okay na rin, napag-joyride tayo. Ba't nasa Quirino tayo? Namatay dinadala ni Waze. May konting ka ba kasi, pag talagang hindi mo alam yung daan. At 100% dependent ka lang sa maps or kay Waze. Kung hindi mo lang, usa ka na dinadala. Medyo maambun pa. Nagbabadya pa akong panahon na year road. Tsaka for me, tamang-tama lang itong size ng Chigi talaga eh. Because anything bigger, parang baka distracting na. Pero in fairness naman kay Waze, hindi rin kasi ito yung unang nirecommend niya eh. So may nirecommend siya, tinina ko yung options, then pinili ko yung pinaka-konting kilometers. So iniisip ko baka ito yung pinakamalapit na route. So lesson learned.
Ayun oh, may blind spot tayo, bike pala. Kasi mga blind spot na yun, hindi mo kita sa side mirror yun eh. Kita mo lang yun pag nag-shoulder check ka. So habang naiipit tayo sa traffic, small favor na rin. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Alright, so hinabutan na tayo ng ulan sa daan. Waze, good job sa'yo. Pinalayo mo ko. Pero maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Sa mga naghihintay ng bago nating Chiggy review, don't worry, gagawin natin yan soon. So kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.